Matapos ang kontrata sa mga water concessionaire, ipinarerepaso na rin ni Pangulong Duterte ang kontrata ng gobyerno sa provider ng beep cards na ginagamit sa LRT at MRT. Kasunod yan ang dagdag na 10 piso sa presyo ng issuance ng card. May report si Tina Panganiban Perez. Matapos magmahal ang beep cards na ginagamit sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 mula 20 pesos sa 30 pesos, ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pagrepaso ng concession agreement tungkol dito. Nais ng Malacanang na malaman kung may mga probisyon ng kontrata ng beep card provider na dehado ang gobyerno. Lahat yung pag-aaralan at riripasuin ng President. Hindi matatapos ang termino niya na hindi niya tutuklasin ang mga onerous provisions in any existing contract involving the government. Tinitingnan na raw ng Department of Transportation ang kontrata. Lahat ng concession agreement pinaparepaso bigot ayaw ng Pangulo na mayroong mga agreement, concession agreement or kontrata na nagsasamantala. Ang beep cards ay nasa ilalim ng AF Payments Inc., isang joint venture sa pagitan ng Ayala Corporation at ng First Pacific Group na negosyanteng si Manny Pangilinan. Isa sa mga binanggit ng DOTR ay ang probisyong nagsasabing ang concessionaire ang magdedesisyon kung magkano ang card. Halimbawa, yung rate, sila lang ang magde-decide. Yung babayaran taon-taon na tinatawag na annual grantor's fee, bakit kailangan magbayad dyan? E lupa naman ng gobyerno yon. Nauna nang nilinaw ng DOTR na ang issuance fee lang ng beep card ang nagmahal at hindi ang pamasahe sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3. Automatic provision daw ito sa concession agreement na pinirmahan noong 2014 ng Department of Transportation and Communication at ng AF Payments Inc. Base sa kasunduan, ang anumang stored value card na inisyo hanggang December 31, 2019 ay sisingilin ng hindi lalagpas ng 20 pesos. Pero ang mga inisyo pagkatapos ng December 31, 2019 ay sisingilin ng hindi lalagpas ng 30 pesos. Sa isang pahayag, sinabi ng AF Payments Inc. na hindi ito pwede magkomento sa issue dahil hindi naman daw ito direktang nagtitinda ng beep card sa mga pasahero. Tina Panganiban Perez, GMA News.